Sa unang balita, dinaluhan ng nasa 400 ang 6 na araw na evangelistic camp ng Palawan Adventist Mission Area 1 sa bagong campsite ng misyon sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Doon ay ibinahagi sa kanila ang mga paksang may kinalaman sa pabalita ng tatlong anghel na nagpatibay naman sa kanilang pananampalatayang Adventista. Si Eugene De La Cruz para sa report. Matagumpay na naisagawa ang evangelistic camp na dinaluhan ng humigit kumulang 400 mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Central Palawan area. 6 na distrito ang aktibong nakilahok sa naturang ikap. Ang event ito ay ito yung tinatawag naming evangelistic camp sa Area 1 na kung saan ang layunin nito ay para muling maibalik ang kasiglahan ng mga kabataan at magiging kabahagi sila sa evangelism sa pamagitan ng pag-anyaya ng kapwa kabataan din ng mga non-Adventists. Ito ay first time na ginawa dito sa Area 1 na ganito kalaking event at ang mga paghanda dito medyo masalimuot sapagkat itong lugar nito ay first time rin na kinampingan dito. Kung nakikita natin dito sa likuran, yung paggawa lamang dito namin ay umabot ng tatlo hanggang apat na linggo na bayanihan para lamang isaayos ito. Kaya sa preparation medyo mabigat-bigat pero sa tulong ng Panginoon, ito ay naihanda. Kabilang rin sa mga activities ang iba't ibang instrument workshops at breakout sessions na may 4 na topikong tumatalakay sa iba't ibang pangkasalukuyang issues ng mga kabataan. Tungkol sa prayer ang dinala ni Pastor Brian Tolentino, mental health naman kay Pastor Marliano, addictions ni Pastor Ramil Ray, at tungkol sa relationships naman ang dinala ni Ma'am Rose Liano at Pastor George Helderio. Ako po ay parang tinawagan ng Banal na Espiritu na kailangan ko nito dahil pakiramdam ko po ay kailangan ko ng revival and reformation at magiging tulong po ang ikap na ito. Nagaganapin. Malaking tulong po siya sa akin. Sobrang masaya po kasi naramdaman ko po yung pagbabago sa sarili ko at saka po nakilala ko po si Jesus. Ako ay masayang-masaya na nakasama dito sa camping na ito sapagkat aking naalala ulit o sabihin natin na-remind ako muli sa paggawa ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus na ako ay niligtas at patuloy na iniligtas at sa ngayon ay ang Panginoong Jesus ay namamagitan sa akin. Bilang elder ng kabataan ng Tagboros, nagkakaroon po ako ng idea na kailangan ko talaga mag-aral ng lalo na sa Ellen sa writing ni Ellen White at mas lalo't higit sa Biblia. Gabi-gabi rin ang pangangaral na pinangunahan ni Pastor Brian Tolentino, ang associate to the director ng Ellen G. White Estate na nakabase sa IELTS. Para sa akin, isang malaking opportunity sa akin ang magsalita sa mga kabataan ng Palawan. Niisip-isip ko kung ano kaya yung mensaheng dadalhin ko sa kanila kasi ito yung evangelistic camp. Actually, excited ako kasi first time ko magsalita gabi-gabi, almost 6 days na magsasalita ako sa evangelistic camp. So naisip ko na ang mensaheng dadalhin ko sa kanila, yung pinaka-distinctive sa Seventh-day Adventist Church, yung Three Angels message. At ifinocus ko talaga sila sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung Christ-centered na pagpapakita o pagpapahayag ng mga doktrina ng Seventh-day Adventist at saka yung krus ng Kalbaryo kung paano ito nagliligtas sa kanila at saka eternal plan of salvation ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa 16 na mga kabataang kaluluwa na tumanggap sa Panginoon ng kanilang personal na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon ngayong araw sapagkat for the whole week from Sunday hanggang ngayong Sabat ay hindi tayo binigo ng Panginoon. Binigyan na tayo ng magandang panahon, binigyan na tayo ng malulusog na pangatawan at mayroon pong tumugon ng mga kabataan para sa panawagan ng langit na maging anak niya at doon sa mga bagong binyag, nais kong magbigay sa inyo ng mensahe na huwag niyong kalimutan ang ating natutunan for the whole week sa magitan ng ating guest speaker,
si Pastor Brian at the same time kay Pastor Nat Contreras, sapagkat ang mga leksyon na ito ay timeless na magagamit natin habang buhay. Hindi pa ito wakas, marami pang mga youth events na mga conference na ating dadaluhan at huwag natin kalimutan na makiisa sa gawain ng Panginoon. 4G with God. Ang e-camp na ito ay naglalayong paigtingin ng relasyon ng bawat kabataan at upang sila ay makisangkot sa Total Member Involvement or TMI. Nang sa gayon ay kanilang maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na disipulo ng Panginoon na mag-aakay ng mga kaluluwa para sa kanyang kaharian. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Ejin Joy de la Cruz, nag-uulat para sa Hope Channel Philippines. Ito ang Hope Today!